Yun, mga kabayan, andito na naman tayo, yung tagaluto, si Alpel Dubino. Tayo magluluto ng lechon de leche. Yan, kita nyo ga. Inyong panoorin hanggang dulo, huwag nyo i-skip ang ads. Pambili rin na yung Ricardo. Yeah, atin ang simulan. Siya, manoor kayo. Intro muna. At tara naman ang mga ingredients ay bawang. Sibuyas, yan ay dahon ng sibuyas, yan ay tanglad, ayan, laurel, yan ay pamintang durog, yan ay asin, ayan ang toyo natin, at ang ating bida, ang ating lilitsunin, ang biik, ating lilinisin, ating ahitin muna na konti, yung mga natirang ano, buhok-buhok, sa mga singit-singit, sa may balbas. Ating lilinisin mabuti, pati yung loob. Siya mga kabayan, kung kayo bago lang sa aking channel, eh, pakisubscribe na ako. Pakipindot na rin ng notification bell para lagi kang updated sa aking mga video. Yan tayo na yung maghiwa ng mga ating ingredients. Ayan ay bawang. Atin lang babalatan niya at pipit-pitin. At ayan ang sibuyas. Balatan din natin niya at hiwain natin ng gayaan para magkasya sa loob ng tiyan ng biik. At ayan ang tanglad, atin lang din pupukpukin yan, parang mamartilyo eh. Kaalbuan pala pag ay martilyo, kesa yung kutsilyo. Ayan, ating kit, tatanggalin yung nasa dulo, yung pinagganoan, pinagtabasan. At ayan naman, ang ating dahon ng sibuyas, pampabango rin yan, pampasarap. Ayan, sa isang bowl na malaki yan, naglagay na ako ng laurel kanina, ating paghalo-haloin yan. Lalagyan natin ng seasoning, lagyan natin ng asin, and pamintang durog. At ayun naman ang magic sarap, nagpapasarap. Yan, ako nga pala naghugas ng kamedyaan, kayo magugulat. Ayun nga pala ipakakain natin sa ating mga mukbangers, mamaya sabihin ko. And ayun, ilalagay na natin yan sa ano, sa tiyan ng biik. Pupunuhin lang natin yan para kumapit ang lasa. E siya nga pala, yun nga pala ay patatlong pagluluto ko na ng lechon de leche. Nung una ay kay Noy Piit, pangalawa naman kay Sander Lea Family, at ang pangatlo naman ay kay Jigs TBE. Sa pangatlong pagkagawa ko ay parang na perfect ko na eh. Siya, makikita nyo sa kanyang video kung gaano kakintab at kakinis. Ay, hindi pumutok eh. Siya atin ang tatahiin yan. Ngayon lang pagtatahi, ingat kayo sa inyong daliri at baka masama sa tahi. Pakicheck na rin kanilang mga channel at paki-observe na rin kung tingnan nyo mabuti kung paano nag-improve ang aking pagluluto ng lechon de leche. Siya, itaposin natin itong pagtatahi na rin. Napakahirap din magtahi eh. Ayan, ayos na. Atin ang lalagyan niya ng toyo. Pupunasan natin yung toyo para medyo mag-brown brown siya. Siya, ikalat lang natin mabuti yung toyo at inalagay ng mga singit-singit ng para magpantay ang ano, kulay. Kung ikaw nga pala naligaw lang sa aking channel, pakisubscribe na ako at i-click mo na rin ang notification bell para ikaw ay laging updated sa aking mga future video, kabayan. Salamat sa iyo. Welcome sa aking channel, kabayan. Lagyan din natin yung kabila, baka magselos eh. Yan, punasan lang natin mabuti ng toyo. Mega love shoutout nga pala kay Ma'am Shirobi. Siya nga pala gumagawa ng mga mukbang videos. Mga niluluto ko pala siyang kumakain. Kanyang mukbang ay mukbang talk show. Habang kumakain ay nakapagkwentuhan. Minsan kayo mapapatawa. Yan, ipwesto na natin yan. Yun, kapogi na eh. Siya, lagay muna natin sa ating refrigerator. Mga tatlong oras. Hanggang sa kumapit yung lasa ng manilagay natin sa loob ng tiyan tsaka sa toyo. Yan, ating pinupunasan niya ng
mantika lang. Pinupunas ko nga pala dyan yung olive oil. Pwedeng normal din. Pwedeng cooking oil din yan. Yan, punasan na natin yung mga singit-singit na yan. Ayun nga pala, kaya pinupunasan na yung para maging glossy. Maging tab siya. At lalagyan din natin ng foil para hindi masunog agad yung maninipis na balat tsaka yung dulo. Katulad yun ang uso, pati tenga. Ayun na maninipis na eh. Ayun na madaling maluto. Ayun na ibuntot. Baka kung nang isipin nyo. Habang ginagawa ko nga pala ito, pinainit ko na yung oven. Mainit na mainit yung oven na yan. Based sa aking experience sa tatlong beses kong pagluluto, depende yan sa mga oven. Yung unang 2 hours nga pala nilagay ko sa pinakamahinang apoy, mga kabayan. Ayan ang kinalabasan. Pupunasan natin yan kada 30 minutes, mga kabayan. Para maiwasan ang pagmo-moist ng balat. Kasi minsan lumalabas yung tubig sa balat, bumabakat. Kaya ating babantayin palagi. Yan, lumipas na ng 2 oras. Gaya na sabi ko sa inyo, every 30 minutes inyong pupunasan ng mantika para ganyan kalabasan. Kita nyo, napaka-glossy. Tsaka hindi siya naglolobo. Yan, medyo malutong na kaunti. Pero ilalagay pa natin yan sa oven. Tatantyahin natin yan hanggang sa maluto, hanggang sa lumutong yung balat niya. Tandaan nyo, wala yan taba. Kaya madaling maluto yung balat na yan. Siya, ipasok ulit natin. Yung mga natitirang mga oras ay ilagay na natin sa medium heat at atin ng palulutong yung balat. Dahil naluto na yung loob eh. Balat naman natin lulutuin. Yan, lumipas na naman ng 30 minutes. Tanggalin na natin yung foil na lumutong naman yung parte na mga yan. Yung tatandaan, bawat hugot nyo sa oven ay yung pupunasan lagi ng mantika para maging glossy-glossy siya. At ayan na, finished product. Kita nyo ka, napakakintab. Bali, total na pagluluto ko pala niya na 3 oras kalahati. Kaya yung sinabi ko sa inyo, depende sa inyong mga orno, inyong tatansyahin. Ayan, kuka, sarap niya na yung kalutong. E siya, hanggang dito na lang ating video. Salamat sa inyong panonood. Magpapasalamat nga pala tayo sa ating mga member. Sila nga pala yung mga solid supporters natin at mga legit na kaibigan natin sa YT World. Ayan, inyong susubaybayan din ang kanilang channel at susubscribe. Atin rin po silang suportahan. Maraming maraming salamat sa inyo, mga kabayan. Kita-kits na lang sa aking susunod na video. Salamat!